Welcome back dito sa channel natin. Pumunta tayo ngayon sa May North EDSA. Magbibigay tayo ng update sa mga proyekto na ginagawa doon. Dito na tayo sa may likod ng Trinoma. Makikita natin dyan sa unahan ang ginagawa na Metro Manila Subway North Avenue Station. Dito naman sa kabila yung pupuntahan natin ang malapit nang matapos na pinakabagong 5-star hotel resort and casino, ang Solaire North Resort. So ayun guys, makikita naman natin malapit na nga matapos ang pinakabagong 5-star hotel and casino dito sa Quezon City, ang Solaire North. Ito na ang ikalawang hotel and resort na ipinatayo ng Bloomberry Resorts Corporation, ang owner at developer ng Solaire Hotel and Casino doon sa Manila Bay Area. Nasa 1.9 billion pesos ang ginastos sa pagpapatayo sa bagong Solaire North Resort. Ang bagong hotel and casino dito sa North EDSA ay itinayo sa 15,676 square meters na area dito sa Vertis North, isang joint venture development ng Ayala at ng NHA o National Housing Authority. So ano nga bang meron dito sa bagong Solaire North Resort? Kapag nagbukas na ito, magkakaroon dito ng up to 500 to 600 na 5-star hotel rooms, 250 na gaming tables, 2,000 to 3,000 naman ang slot machines. Ang proyektong ito ay isang integrated hotel, resort and casino complex. Kakaroon din dito ng iba't ibang mga attractions. Isa na nga dyan ang giant statue sa gitna, shopping complex, mga restaurants, high-end retail stores at marami pang iba. Magbubukas din dito ang Pigo, isang uri ng online gaming na kamakailan lang ni-launch ng Pagcore. Ano nga ba ang Pigo? Nang ibig sabihin ay Philippine Inland Gaming Operations. Ito ang local version ng Pogo. Isa itong uri ng online gaming. Ibig sabihin, pwede ka na maglaro online kahit di ka na pumunta dito sa casino. Katabi nito ang Seda Hotel dito sa Vertis North, isang Ayala-owned hotel brand. Malapit din ito sa Ayala Malls Vertis North. Abangan natin ang opening ng Solaire North Resort sa mga susunod na buwan. Napakarami ng mga bagong development dito sa Vertis North sa Quezon City. Bukod sa mga bagong residential condominium at mga office towers, isa ang Solaire North Resort sa mga bagong proyekto na tinatayo dito. Malawak pa yung area dito sa Vertis North. Marami pa mga proyekto ang itatayo dito sa mga susunod na taon. Dito naman sa kabilang side ng North EDSA, makikita naman natin ang UNTV Tower. Matagal na rin na delayed ang construction sa proyektong ito
At ayan, makikita naman natin hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito tapos. Ang UNTV Millennial Tower ang magiging bagong headquarters at broadcasting center ng UNTV Channel 37. Kilala din ang channel na ito sa news and rescue at public service. Ang dating UNTV Millennial Tower ay nagpalit na ng bagong pangalan. Mula sa pangalang UNTV Tower, ang bagong pangalan nito ay Philippine Broadcast Hub. Ang bagong UNTV Tower ay itinayo sa tabi lang ng original broadcasting center ng UNTV. Ito ay pinatayo ng Breakthrough and Milestone Productions International, ang content provider at major block timer ng UNTV Channel 37. Pero ang franchise ng Channel 37 ay nasa pangalan ng Progressive Broadcasting Corporation. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natatapos ang bagong UNTV Tower. Napakaganda pa naman sana ng disenyo ng gusaling ito. Isang bago at moderno na broadcasting center, meron pa itong tatlong discs sa taas. Kapag natapos na ang proyektong ito, magkakaroon ng 400 square meters na bagong broadcasting studios na gagamitin ng UNTV News and Rescue, pati na ng kanilang public affairs program. Magkakaroon din ng radio drama booth, mini concert hall na may 300 seating capacity. Magkakaroon pa dito ng full-size basketball court, bike at jogging lane doon sa rooftop. Ang kanilang AM at FM radio stations ay ilalagay doon sa tatlong disc sa taas. Magkakaroon din ng revolving restaurant. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung bakit nag-slowdown ang construction sa UNTV Tower. Mas mauuna pang matapos ang bagong Solaire North Resort na nasa tapat lang nito. By the way guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, dito malapit sa Avida Towers, itatayo ang Metro Manila Subway, Quezon Avenue Station. Diyan sa area na yan, magsisimula na ang construction ng bagong Metro Manila Subway Station. Dito naman tayo sa Quezon Avenue, isa pang proyekto. Ang delayed na rin o tumigil na ang construction, ang DDT Sky Tower. Ito ay supposed to be pinakamataas na office building sa Quezon City. Matagal na rin na walang progress dito sa proyektong ito. Dito naman sa Maykubaw, sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, malapit na rin matapos ang bagong mixed-use development ng Philinvest. Magkakaroon din dito ng 5-story mall, isang office at residential tower, isang residential building, isang bagong hotel at 5-story na shopping mall. Ito na ang progress sa bagong Philinvest Activa Mall. Ang ganda ng location nito sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. At bago tayo magtapos, malapit na rin ang opening
ng bagong Gateway Mall 2. Abangan natin sa mga susunod na buwan ang pagbubukas ng bagong Gateway Mall extension dito sa May Araneta City, Cubao. Anong masasabi nyo sa progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.